guys! Welcome sa aking channel. So, today, ang gagawin natin ay mag-experiment tayo ng makikita nyo naman siguro sa title yung pampaputi ng kilikili. Kele-kele. Kasi ang dami kong nakikita na mga DIY. Hindi ko alam kung alin doon yung effective. Kaya, ang gagawin ko ay dalawa. Dalawa siya dun sa kabila na kilikili ay ibang mga ingredients. Tapos dun naman sa kabila ay iba rin. So, titingnan natin to at itetest natin for 7 days. Dahil tayo guys ay hindi nabiyayaan na napakaputing kele-kele. Siguro dahil sa gumagamit ako ng mga iba't ibang deodorants. So, tinetest ko siya. Tapos nag-shave ako. So, siguro kaya yon umitim ang ating kilikili. So, bago ko ipakita sa inyo ang aking kilikili ay imimix muna natin yung mga ingredients na kailangan natin. So, guys, unahin natin yung mga ingredients nung unang mixture. So, meron tayo dyan na potato. So, yung potato ay makakatulong para mag-hydrates and moisturize ng skin. Tapos, meron din siyang mild bleaching properties na magre-reduce ng melanin production. Tapos, lower hyperpigmentation and lightens the skin. So, next naman ay ang honey. So, ang honey naman ay meron din siyang bleaching agent, tapos ay may moisturizer din siya na properties. Tapos, antibacterial din siya yung honey. So, then next is baking powder. So, dapat ay baking soda, guys. So, kaso wala akong baking soda, meron lang akong baking powder. So, ang pagkakaiba nila kasi, yung baking soda ay bicarbonate sodium lang siya. So, ito kasi yung baking powder, meron siyang iba pang mga ingredients na ginagamit. So, meron siyang corn flour, sodium bicarbonate, tsaka itong sodium phosphate. So, itatry ko kung gagana yung baking powder. Pero kung makakakuha kayo ng baking soda lang, so you can use the baking soda. So, baking powder ay good siya na pang lighten ng blemishes. Tapos, na-exfoliate din niya yung skin. So, let's start kung paano natin siya imimix. So, unahin natin itong patatas. I-grade natin siya hanggang sa makuha natin yung juice. So, kapag nag-grade nyo na siya, ay kumuha kayo ng strainer. Tapos, kukunin natin yung juice niya. So, ganyan lang guys. Ano nyo lang. Ayan. Yung potato juice. Ganyan kadami sa isang patatas. Yung iba guys, ang ginagawa nila ay sinasama nila yung grated na ano, yung patatas. Pero ako hindi. Yung juice lang ilalagay ko. Kasi tingin ko mas madali siyang ilagay sa kilikili. So, magbimix tayo ng dalawang kutsara ng baking powder or baking soda. So, dalawang kutsara. Then, itong juice. Lagay lang natin yung isang... Sige, lalahatin ko na yung lahat ng juice. Then, yung honey. Honey. Ang tamis. Ito na. Yan. Isang kutsarang honey. Ay, nagbubble siya. Look, guys. Tapos, mix. Mix.
napakadali lang, baking powder, tsaka yung half na lemon. So, i-ano lang natin sila, squeeze lang. Squeeze lang natin. Yung lemon kasi is an antioxidant kasi yan eh. Tsaka meron din siyang pang whitening agent din ng ano, lemon. Kaya nga diba ano to, talagang yung iba nilalagay din talaga sa kilikili nila. Sa atin naman sa Pilipinas, kalamansi. So, pasensya na maingay sa labas. Then, baking powder. Ayan, lumobo na naman siya. Lagyan natin ng konting water, guys. Hanggang sa makuha natin yung texture na gusto natin. So guys, ito na ang reveal ng aking kilikili. So, dito sa kabila, sa aking kanan, ayan. Pasensya na po sa mga kumakain. Ayan po ang aking kilikili. Kung mapapasin nyo sa camera, parang maputi siya, pero hindi. Maitim siya talaga sa personal. Ayan, maitim. Ayan yung kanan. At ang aking kaliwa naman ay ito. Kung mapapansin nyo, mas maitim to. Kasi yan o dito. To sa side na to. Hanggang dito. Ayan siya, maitim. So, dito ilalagay natin ay yung lemon at yung baking soda na mixture. At sa kabila naman ay yung may honey, potato, at baking soda. So, start tayo dito sa kanan. Ayan. Isin natin ating buhok. So, gagamit ako na lang siya ng kamay. Sabi tong mixture daw na to, pwede mo siyang gawin sa mukha mo. Pero, mararamdaman mo yung ano, yung baking soda or baking powder. Ayan. Kasi kung ilalagay mo yung, pwede mo naman ilagay din yung pinagadgaran ng potato. Kaso, pag nilagay mo kasi yung parang, ano, masyado ng, tawag doon, ay, tumutulo, okay lang yan. Dagdagan pa natin. Ang dami pala ng mixture na yun. Damihan natin. So, ayan siya, guys. So, let it dry for 10 to 15 minutes. Yan. Punasan natin yung kabila nating kamay para dun sa kabila nating kilikili. So, sa kabila naman ay yung water pati yung baking powder. Tinin. Dapat pala pinitsuran ko kanina, guys. So, here. So, patayuin lang natin siya. So, guys, ito na yung aking kilikili after ko siya na mahugasan. So, ito. Ito yung kanan. At ito yung kabila. Ayan. So, yung pakiramdam ko sa kanya, parang lumambot siya. Parehas silang dalawa. Siguro dahil na-exfoliate nga siya nung baking
powder. So, tomorrow, I will try na talagang kumuha ng baking soda kasi masyadong nagbabubbles yung baking powder. And, yeah, lalagyan ko rin siya ngayon ng moisturizer, which is yung aloe vera gel, dahil na meron naman ako nun. So, hindi naman yun necessarily na maglagay kayo ng aloe vera gel, pero ako prepare ko siya na maglagay nun kasi nga yung aloe vera gel is good for soothing then at cooling dun sa skin. Dahil nga, nalagyan ko siya nung lemon, tsaka parang yung pakiramdam ko kasi nung naglagay ako sa kanila, pareha sila, na parang meron tingling sensation parehas. Siguro dahil nag-act nga yung parehas na pang-bleaching, which is yung sa potato, tapos dito naman na yung sa may lemon, sa may vitamin na gawa kasi nung lemon na mayroong vitamin C. So, I will update you every maybe after 3 days. And then, tapos susunod ay 5 days, then 7 days. So, I will try na gawin siya ng araw-araw. Pero, ang sabi naman kasi doon sa nakita ko sa YouTube, pwede naman siya ng 2 to 3 times a week. Pero, I will try na everyday para makita natin na yung effectiveness niya talaga. Kung talagang gagana siya. So, yun guys. So, I will be back after 3 days. Hi guys, so ngayon ang ika-third day. So ngayon ay nakakita ako ng baking soda, yung bicarbonate soda. Nagpabili ako dun sa kasama ko. Ito, titingnan ko kung magbabubbles pa rin siya, kung katulad siya nung isa yung baking powder. Ito siya guys, ayan, bicarbonate soda. Ayan, bicarbonate soda. Ano yun? Deso? Basta yun. So, ito yun. Itatry naman natin to ngayon. Tsaka hanggang sa mga susunod na araw. Kasi ito talaga yung dapat eh. Yung bicarbonate soda. So, yung mga ingredients, ayusin ko lang. So, guys, ito yung mixture nung potato juice, honey, tsaka yung baking soda. So, mas maganda talaga na baking soda gagamitin nyo. Kasi tingnan nyo, hindi siya nagbabubbles. And next naman ay itong isa. Baking soda tsaka calamansi. Ay, lemon. Calamansi to ba? Nag-ano pa rin pala siya. Acid kasi yung lemon eh. Haluin ko lang to guys. Hindi ko talaga alam guys kung bakit hindi nakikita ng camera yung pagka itim ng kilikili ko. Pero sa personal talaga maitim yan. Ayan. So, ito yung kanan. So sa kanan, ang ilalagay natin ay yung may honey. Ito yun. Yung mix na to. Ayan. Ay. Para hindi tayo messy, ay laanuhan natin ng bulak. Para hindi tayo messy. Kuha lang ako ng bulak. Ito siya. And ito yung bulak. And leave for 5 to 10 minutes. So,
ngayon guys ang ika fourth day na maglalagay tayo ng ito, yung para sa pamputi ng kilikila. So dito ay di ko alam kung maganda yung lighting, pero tingnan niyo, ito yung kilikili ko sa kaliwa at ito naman yung sa kanan. So maglalagay na tayo ulit, fourth day. Hi guys! So ngayon ang ika-fourth day na maglalagay tayo ng mixture ng pampaputi sa kilikili. Hi guys! So ngayon ang ika-six days ng paglalagay natin ng mixture sa ating aking kilikili. So, kung mapapansin nyo guys, iba't ibang araw to ah, kasi pare-parehas lang yung aking damit, kasi ito yung mga pinangi-inner ko sa aking damit, so laging black. So yun, start na tayo ulit guys, 6 days. So ngayon ang ika-7th day ng ating paglagay ng mixture sa ating kilikili, kung talagang puputi ba siya for 1 week. So ngayon ang ika-last day. So lagyan na natin siya. So ngayon ang final look doon sa aking kilikili na ginamita natin ng dalawang different na DIY na pampaputi. So dito sa aking kanan, ang nilagay ko dito ay mash yung juice ng potato, then baking soda at honey. And then dito naman sa aking kaliwa, yung kaliwa ko, ang nilagay ko ay ang lemon tsaka baking soda. So makikita na natin nung after 7 days ng aking paglalagay ng ingredients dito sa aking kilikili. So tingnan natin kung alin ba talaga ang mas nag-work sa akin. At by the way guys, bago ko siya ipakita sa inyo ay pasintabi sa mga kumakain at pasensya na po kung ayaw nyo po na makakita ng kilikili. So i-pass forward nyo na lang po ito. So unahin natin guys itong aking kanan. So makikita nyo, tan-tan-tan-tan. So ito yung aking kanan. Ayan siya guys, ilalapit ko. Ayan, ito yung aking kanan. So dito ay merong potato, yung potato juice, honey, and yung baking soda. So ayan ang makikita nyo, ito. Actually, ang napansin ko sa kilikili ko nung naglalagay ako talaga ng nung mixture, parehas sila. Naging smooth yung kilikili ko. Bali yung parang pagka, minsan, dati kasi meron siyang parang bumps. So ngayon, wala. So ito yun. Tapos ipapakita ko rin yung before na picture para makita natin kung talagang alin ba doon ang nag-light talaga. So, this one. And the next one ay ito yung lemon at yung baking soda. Ayan. Ayan siya. Parehas lang din siya ng texture na nawala rin yung bumps doon sa kilikili ko. So, alin ba? Ayan, pagsamahin natin. 10, 10, 10. Yan guys. So guys, alin ba sa para sa akin ang talagang nag-work? So para sa akin ang talagang nag-work ay yung potato, honey, at yung baking soda. So yun talaga yung nag-work sa akin. Although yung kabila, yung aking kaliwa na merong lemon at baking soda ay nag-light din naman siya, pero mas nag-light talaga yung merong potato tsaka yung honey. Mas ano talaga siya, yung mas doon ako nakakita ng mabilisang
result. Kasi mas naramdaman ko talaga na nag-light talaga siya. Hindi na siya nung katulad nung dati. So, iko-continue ko to, guys. Pati doon sa aking mga singit-singit na meron may itim. Tsaka dito sa may mukha ay gagawin ko rin yung treatment na yon. At yung potato at honey ay gagawin ko rin dito sa aking kaliwa. So, i-update ko kayo sa vlog ko kung ano ang nangyari. So guys, that's it. So, i-try nyo rin siya, yung potato, potato honey at yung baking soda. So, para makita nyo naman yung nangyari sa akin na na-test natin na talaga namang okay siya. So, tsaka tipid pa siya guys kasi yun nga lang, matrabaho nga lang dahil isi-squeeze nyo talaga yung juice. So, makikita nyo naman sa ibang mga YouTube video ang ginagawa nila sa potato ay yung gine-grade tapos yung ilalagay. So, para sa akin napaka-messy nun kaya ang ginagawa ko yung juice na lang. At least yung juice mas hindi siya messy. Yun nga lang, matrabaho siya, gagad-garin tapos i-squeeze nyo pa. Pero, makikita nyo naman na resulta. Tapos nga pala guys, habang ginagawa ko yung treatment na yun, naglalagay din ako ng aloe vera toner or yung moisturizer sa kilikili after nung pagkahugas ko. And then, after nun, ay hindi rin ako nagamit ng deodorant for 7 days. So, ang ginagamit ko ay yung tawas. So, yun guys. So, I hope na nagustuhan nyo ang video na to. At don't forget to like and subscribe to my channel. Bye-bye guys!